mananayaw na insekto, walang Manny Pacquiao na boksingerong lamang dagat, o mala horror story na kwento ang dala ng isang hayop. Ilan lang yan sa mga kamangha-manghang bagay na hindi nyo pa nakikita. Pero dito sa video na to, dito nyo lahat mapapanood. Pero bago ang lahat, please don't forget to like and subscribe the video. Huwag kayong palilin lang sa makulay na itsura ng Manny's Rib dahil may tinatago itong lakas at galing. Makikita siya sa Indian at Pacific Ocean. Siya ay delikadong predator sa dagat dahil sa malakas at malabalang bilis nito sa pagtutok na parang si Manny Pacquiao. Walang kawala kahit ang ibang shield animals na gusto niyang kainin dahil gagamitan niya ito ng sunod-sunod na suntok para masira ang shell. Hindi din siya natatakot kahit na mas malaki sa kanya. Panoorin kung gaano kabilis at katapang ang mantis rib. Lumalaki ang mantis rib ng 4 inches to 18 inches. Gusto nila na laging mapag-isa. Sino nga naman makakasundo nito? Puro away ang alam. Ang Venezuelan poodle moth ay isang misteryo. Isa itong bagong tuklas na species noong 2009 ni Dr. Arthur Anker. Napagalamang nakatira ito sa high altitude rainforest at kayang mabuhay ng 8 to 11 weeks. Mapapansin na may kahahawig ang balahibo nito sa isang asong poodle, kaya tinawag itong poodle moth. Kabilang siya sa pamilya ng mga bubuyog, tinawag lang siyang pandaan dahil nagre-resemble ang kulay niya sa isang panda bear at mukha siyang langgam. Ang mga babaeng pandaan ay walang pakpak, hindi tulad ng mga lalaki na nakakalipad. Naghahanap ang mga babaeng pandaan ng host o ibang itlog ng insekto kung saan pwede niyang iturok at ilagay ang kanyang itlog at di kalaunan. Pag lumabas na ang mga baby na pandaan, papatay niya ang host sa loob ng katawan nito. Kaya matatawag na isa din siyang parasite. Kaya maglabas ng female pandaan ng 2,000 na itlog. Narinig niyo na ba ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa? Well, ang susunod sa ating animal list ay tinuturing na pinaka-pangit na hayop sa balat ng lupa. Tinatawag itong blobfish. Mala fairy tale ang peg ng isdang ito. Pag nasa ilalim siya ng dagat, ito ang itsura niya. Nagugulat na lang ang mangingisdang makakahuli sa kanya dahil pag wala na siya sa tubig, nagbabago ang itsura niya at nagiging pangit. Wala din siyang mga buto dahil nag-adapt na ang ganitong isda sa kanyang environment. Naninirahan ng isda na ito 2,000 to 4,000 feet underwater, kaya malakas ang pressure sa ilalim ng dagat. Tinuturing na unicorn of the sea ang narwhal dahil sa distinctive feature niyang sungay or overgrown tooth. Ayon sa mga eksperto, umaabot ito up to 10 feet long. Ang sungay niya ay may sensory capability and up to 10 million nerve na nakakonekta. Kadalasan, ang mga lalaking narwhal ay may dalawang sungay na ginagamit niya sa pakikipaglaban sa ibang lalaki at pagpapasikat sa babaeng narwhal. Makikita sila sa Arctic waters ng Canada, Greenland, Norway at Russia. Mapagkakamala na decoration ng leafy sea dragon sa natatangin nitong itsura. Kumpara sa ibang lamang dagat, hindi sila ganoong kagaling lumangoy. Kaya naman, umaasa sila sa malasiwits nitong itsura para linlangin ang mga predator gustong kumain sa kanya. Lumalaki sila up to 30 cm or 1 feet. At family-oriented ang mga leafy sea dragon dahil dala-dala nila lagi ang kanilang fertilized egg sa pamamagitan ng pagbitbit gamit ang kanilang buntot. Pagdating sa sayawan, sigurado itataob ng next animal natin sila Raver Cruz at DJ Lonyo dahil sa makalaglag panty nitong galing sumayaw. Mas maraming kulay ang mga lalaking peacock spider kumpara sa mga babae. Katulad ng ibon na peacock, ginagamit ng peacock spider ang kanyang kulay upang makapang-akit ng mga babae. At kung hindi pa kumbinsido ang babae sa kagwapuhan na ipinamamalas ng lalaki, bibigyan niya ito ng malupit na dance performance. Alam ko na kung ano ang nasa isip niyo habang tinitignan niyo ang larawan na ito.
Sa maniwala ka at sa hindi, ito ay isang uri ng hayop. May scientific name na itong Atrechuan aesalti. Kabilang siya sa limbless amphibian or mga hayop na walang legs na discovered siya sa Brazil. At dahil sa ang hirap ng pangalan niya, mas kilala siya sa pangalan na penny snake. Ang kinakain ng mga penny snake ay small fish, worms, and aquatic invertebrates. Pawid ng pawid ang mga itsura ng mga hayop na nakikita natin. Pero hindi pa tayo tapos dahil mas mabubulat kayo sa susunod yung mapapanood. Kilala sa tawag na blue dragon ang Glaucus atlanticus. Ito ay isang uri ng sea slug. Huwag kayong paninilang sa ganda at kaakit-akit na itsura nito dahil isa itong predator. Common diet niya ang kumain ng venomous manowar. Pagkatapos niyang kumain, nire-recycle niya ang lasong na nakuha niya sa manowar at ginagamit sa iba pang biktima tulad ng tao. Mahirap din siyang mapansin dahil sa nagbe-blend ang blue color niya sa dagat. Masasabing isang hermaphrodite animals ang Glaucus atlanticus dahil meron siyang ari ng lalaki at babae. Babala, pag nakakita kayo sa beach na ito guys, huwag niyong hahawakan. Kahit na mukha siyang anak ng deer at zebra, ang okapi ay kabilang sa lahi ng giraffe. Kilala siya sa tawag na forest giraffe. Makikita siya sa rainforest ng Congo. Katulad ng giraffe, ang kinakain niya ay plant-based diet tulad ng prutas, leaves at gulay. Isa na din siyang endangered species dahil pagkain siya ng leopard, bukod pa dyan ang pagkasira ng tirahan nila dahil sa deforestation na gawa ng tao. Isa sa critical endangered species ay ang saiga antelope dahil na din sa walang awang paghahunting ng mga tao sa kanila dahil sa kanilang sungay na binibenta sa malaking halaga at ang pagkasira ng kanilang tirahan dahil na din sa kagagawa ng tao. Ang mga saiga antelope ay karaniwang nakatira sa grassland o disyerto. Ang ilong niya ay pinapaniwalaan na makaya mag-filter ng alikabok ng disyerto. Tinatawag siyang goblin shark dahil sa kakaiba niyang itsura. Makikita siya madala sa malalim na parte ng Pacific, Atlantic at Indian Ocean. Lumalaki siya from 12 feet to 16 feet. Isa sa distinctive features niya ang kanyang mahabang ilong na nakaka-detect ng electric fields ng kanyang biktima. Nagsisilbing extra senses niya ito. Talaga nga namang maraming magagandang sorpresa ang kalikasan para sa atin. Pero kung hindi ito aalagaan ng tao, maaaring magresulta to ng pagkasira ng kanilang tirahan at ang pagkaubos ng kanilang lahi. Maaaring hindi na sila makita pa ng susunod na henerasyon. Kung nagustuhan nyo ang video na to, pwede kayong mag-comment at susubukan kong gumawa ng part 2 ng video na to. Don't forget to like and subscribe para ma-recommend ang video na to sa iba. Thank you! If you like the video, don't forget to hit the like and subscribe. Thank you!